Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, ay sasagutin ko ang isang katanungan ng isang kapwa natin magsasabong. At yun ay, Attorney, totoo ba na hindi talaga pwedeng gamitin ang inbreeding dito sa atin sa Pilipinas? Pero bakit may mga nakikita akong mga Amerikano na successful naman sa kanilang mga inbreeding programs? So ngayon mga kasabong, before I answer that, I will just have to define first what is inbreeding. So inbreeding mga kasabong is loosely defined as the breeding of related individuals. Sa madaling salita mga kasabong, basta magkamag-anak ang inyong mga manok, lalo na kung galing sa isang pamilya o linyada, inbreeding na kaagad ang tawag pag sila ay inyong pinagpares. So mga kasabong, sagutin na natin ang katanungan ng ating kaibigan. Tama ang kanyang sabi. Maraming inbreeding programs dito sa atin sa Pilipinas ang hindi nagkakaayos. Lalong-lalo na yung mga medyo deep inbreeding programs kagaya ng brother-sister mating at paulit-ulit na pagbalik sa kanilang mga magulang. Ngayon mga kasabong, bakit yan hindi nagkakaayos dito sa atin? Number one mga kasabong, iba kasi ang klima ng Pilipinas kumpara sa Amerika. Dito sa atin, dalawa lang ang ating panahon. Either tag-init o tag-ulan, at pagkatag-ulan, nasasamahan pa yan ng mga bagyo. Sa Amerika mga kasabong, may tinatawag silang four seasons o yung winter, spring, summer, and fall. Sa madaling salita, pagka dumating ang winter o tagyelo sa Amerika, namamatay lahat ang bacteria and viruses sa kanilang lupa kasi walang mabubuhay na bacteria and viruses in sub-zero temperatures. Dito sa atin mga kasabong, dahil init at ulan lang na panahon meron tayo, nananatiling buhay at marami ang mga bacteria and viruses sa ating lupa. Kasi yan ang gusto nila, yung basa na lupa tapos mainit na panahon. Parang paraiso yan sa mga bacteria and viruses. So 365 days a year ang atake ng bacteria and viruses sa ating mga manok. Lalong-lalo na sa mga inbred na manok na mahina ang resistensya na labanan ang mga sakit kasi may tinatawag tayo na inbreeding depression. So pag pinagsama mo ang bacteria and viruses sa environment at mga highly inbred na manok, tsak, maraming tatamaan ng sakit. Pangalawang kadahilanan mga kasabong kung bakit hindi yan nagkakaari dito sa atin sa Pilipinas ay ang ating ugaling mga Pilipino na mangolekta ng mga linyada. Yung mga Amerikano, pag mapapansin ninyo, they only have 2, 3, or 4 at the most na mga linyada. Pero karamihan ng mga Pilipino na breeder ay kolektor. Meron pa nga ako mga nakikita na 10 mahigit ang kanilang linyada sa kanilang farm. At pagka ganyan ang inyong ugali sa breeding mga kasabong, hindi nyo mapapapuruhan ng marami ang bawat linyada taon-taon. Sa madaling salita, pagkakokonti ang linyada, pag nagpapuro ka, napakarami mong mapapapuruhan kasi iilan lang ang iyong linyada at pagka marami kang mapapapuruhan, malaki ang iyong selection pool. Importante yan sa mga inbreeding program, lalo na yung mga deep inbreeding programs kagaya ng brother-sister matings at yung sinabi ko kanina na paulit-ulit na pagbalik sa kanilang mga magulang. Kailangan marami kang pagpipilian para mapili mo ang pinakamaganda, pinakamalakas, at pinakamalusog sa iyong mga inbred na individuals. Kasi sila ang magpapatuloy na sa kanilang susunod na henerasyon. Hindi ka pwedeng makapili ng hindi malakas at napakalusog na individual pagka inbreeding ang pinag-uusapan. Kaya mga kasabong, para mag-work ang inbreeding program dito sa atin sa Pilipinas, sundin nyo yung aking sinabi kanina. Kailangan magdidisinfekta kayo araw-araw, kung hindi araw-araw, regularly sa inyong farm. Panatilihing malinis ang inyong farm every day, magdisinfekta regularly, at least once a week mga kasabong, para mabawasan ang levels ng bacteria and viruses sa inyong ground at inyong farm. Pangalawa mga kasabong, magbawas kayo ng mga linyada sa inyong farm. Huwag kayong maging kolektor. Sapagkat pagkokonti na linyada sa inyong farm, taon-taon pag kayo ay nagpapuro, ay marami kayong makikreate na purebred na pamagpipilian nyo ng pinakamalakas, pinakamaganda, at pinakamalusog na mga inbred individuals na magpapatuloy ng kanilang susunod na henerasyon.
Itumuli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions. Please do not forget to follow, subscribe, or like our Facebook page at yung ilulunsad namin na YouTube channel. Cutting Edge, number 1.